Welcome to Hype Volleyball PH, ang bago mong kakwentuhan sa usaping volleyball ng Pinas. At ito ang kwentong 31st Sea Games. May 17, 2022, inaabangan na ng sambayanan ang muling pag-aharap ng Pilipinas kontra sa powerhouse team Indonesia. Matatandaan na head-to-head ang dalawang team last 2019 Sea Games na ginanap dito sa Pilipinas. Kamuntikan na nga natin na iuwi ang bronze medal sa laban na yan, ngunit dumula sa mga kamay ng Pinay ang tsansa dahil mas pinaghandaan ng Indonesia ang laban kontra Pilipinas. Sa tingin nyo ba mga ka-hype, may lalabas na kaya ng Team Pilipinas ang resulta ng 2 weeks training nila sa Brazil sa laban na ito? At ang mga player na crucial sa game na ito ating isa-isahin. Pero bago yan, balikan muna natin ang resulta ng laban ng Pinas at Thailand last May 15. Kung saan winalis lang ng bagong lineup ng Thailand ang ating koponan sa mga score na 15-25, 13-25 at 14-25. Brutal ang ginawa nila sa ating team, kung saan nag-e-expect ang karamihan even Thailand na magiging dikit ang laban. Maraming lapses sa game na yan. Una na dyan ang poor strategy ng setter na halos walang combination play. Pangalawa ang matagal na nating sakit na weak receive at poor floor defense. Makandili baka naman, kailangan ka ng team at ang mababang energy ng team usap-usapan sa loob ng court. Mag-ingay, pangtanggal nervyos. Anyway, back to business na tayo. Let's focus more sa Indonesia, kung saan malaki ang chance natin na ma-upset ang defending bronze medalist. Natalo nga tayo last 2019 Sea Games versus Indonesia, pero lumaban naman tayo ng digdigan at napersahan natin ang Indonesia sa 5th and deciding set sa mga score na 20-25, 26-24, 15-25, 25-20, at 16-14. Mataas ang composure natin sa game na yan. Talagang nakipagbardagulan ang ating mga kababayan. Top scorer na kailangan nating bantayan ay si Megawati Hangestri. Simula't matapos ang game, wala tayong sagot kay Megawati, na tumabo ng 35 points sa opposite position. Kaya kailangan natin ang presensya ni Majoy Baron bilang isa sa starting middle blocker. Forte ni Majoy ang blocking at nasasabayan talaga niya ng tama ang mga spikers ng kalaban. Kaya isa siya sa mga player na crucial at kailangan ng team. Last 2019 Asian Grand Prix ay Grand Slam best blocker si Majoy, kung saan marami siyang pinahirapan na spikers. Pangalawang lead ng team at kailangang mag-step up ay si Don Makandili. Kailangan mong tulungan ng team at manduhan ang Tara Flex para sagutin ang malulutong na serve ng Indonesia, especially Ratri. Usual starter dapat ang tambalang Ses Molina at Eliza Valdez, kung saan 17 points kay Ses at 14 naman kay Valdez ang naiambag nila nang huling makaharap ang powerhouse team. Sa kanilang veteran moves at experience sa international tourney ay tiyak ko na mabubuhat nila ang team kontra sa batang team ng Indonesia. Isama pa natin ang nagbabalik Sea Games, ang Pinay Pride Jaja Santiago. Sa game na ito, napaka-crucial ni Jaja. Kailangan siyang ma-maximize pag nasa harapan. Kaya sana Negi at Iris umayos kayo. Kailangan namin kayo para lituhin ang net defense ng kalaban. Lastly, nakikitaan ko ng potensyal ang isang Kat Tolentino na pwedeng ipagtapat kay Megawati at Ford. Last game nga nito versus Thailand ay tumabo siya ng 5 puntos, kung saan nagpakita siya ng skills sa net defense. Kailangan na kailangan natin ang player na 40 ang net defense, pangtapal sa naglalakihang spiker ng kalaban.
Umaasa kami na mabibigyan ng chance ang isang Majoy Baron at Kat Tolentino na ipakita ang talento na kaya nilang ibigay para sa ating Philippine team nang sa ganon ay magawa nating talunin ang Indonesia sa SEA Games. Muli, ito ang Hype Volleyball PH, ang bago mong kakuntuhan sa usaping volleyball ng Pinas. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, bye-bye!